Welcome to Donmar TV News Channel. Sa kabila ng pag-ulan kahapon, nagsagawa ng motorcade ang mga taga-suporta ni Presidential Aspirant at Manila Mayor Isko Moreno Dumagosok bilang pagbati sa kanyang kaarawan. Nasa 1,000 motorsiklo at pribadong sasakyan ang nakilahok sa caravan na nagsimula sa Plaza Morione sa Tondo, Maynila, papunta sa Caloocan City bago bumalik sa starting point. Bago ito, nagsagawa din ng kaliwat kanang motorcade sa iba't ibang lugar sa bansa ang mga taga-suporta ng kapwa presidential aspirant na si Vice President Leni Robredo. Maging sa Davao, nakilalang balwarte ng mga Duterte, may isinagawang motorcade. Sobrang pasalamat po ako na parang yung wholehearted masyado yung support na walang hinihingi. Noong Sabado, nagkita naman sa Cebu ang isa pang presidential ball na si Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa birthday party ni Congresswoman Yeda Romaldes, misis ni House Majority Leader Martin Romaldes sa Cebu. At kahapon, nakipagkita sila kay Cebu Governor Gwen Garcia sa anak ni Garcia at tagapagsalita ni Mayor Sara na si Luluan Mayor Cristina Frasco at asawa nitong si Congressman Duque Frasco. Walang pahayag si Marcos sa detalye ng kanilang pag-uusap. Sa isang panayam naman kay Mayor Sara, muling iginiit ng alkalde na hindi siya tatakbong pangulo sa 2022. Pero tinanong umano nito kung papaano makakatulong ang kanyang regional party sa hugpong ng pagbabago sa presidential bid ni Marcos. How HNP in Davao region can help this bid for the presidency? Si Presidential Senator Ping Lacson nakipagkumusta naman virtual sa kanyang mga taga-suporta. So napaka-importante na maalis yung kawalang tiwala. So dapat ito yung ino-offer ng mga tumatakbo, national man o lokal, na pagsumikapan na maibalik ang tiwala sa liderato, sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. Sa isang Zoom meeting, naglatag naman ang plataporma ang tumatakbong pangulo sa ilalim ng lakas ng masa na si Labor Leader Leodo de Guzman. Kabilang sa kanyang mga isunusulong, ang kapakanan ng mga manggagawa at pagpataw ng mas mataas na buwis sa mga mayayaman. Kaya kinakailangan natin na ang maging pangulo ay yung galing sa hani ng mga manggagawa o kung hindi man galing sa mga leader ng masa at progresibo na may track record ng tuloy-tuloy na pakikibaka para sa interes ng mamamayan. Wala namang aktibidad ang standard bearer ng PDP laban na si Senator Ronald Bato de la Rosa bukod sa isang panayam noong Sabado kung saan nanindigan siya ay malinis, totoong tao at hindi tropang politiko. Tahimik rin ang kampo ni Presidential Senator Manny Pacquiao pero sa kanyang FB page, nanawagan ito na mag-ingat sa mga scammer na gumagamit ng kanyang pangalan para manghingi ng pera. Maaari itong i-report sa numero at email address na makikita sa FB page ni Pacquiao. Si Manny Pacquiao between Attorney Melvin Matibag. Ay nako Manny Pacquiao. Nako pa Manny Pacquiao! Hindi ko alam kung saan ang pagkagago mo at pagkabobo mo. Hindi ko mawari kung saan ka humuhugot ng kapal na mukha doon sa mga patay gutom, ha? Sa mga hampas lupa ng mga supporter ni Manny Pacquiao, lalo na yung bakla na si Ron Monsayak. Mag-ingat ka kay Manny Pacquiao dahil lahat ng kumukontra sa kanya ay dinidimanda niya ng libel. Ito ngayon, ako matatakot sa iyo, Manny Pacquiao? Putang ina! Alam mo, Manny Pacquiao, kung ayaw mong mapatikos, ha? Ayaw mong mapagsalitaan ang hindi maganda, as public servant, huwag kang balat sibuyas, huwag mong pasukin ang mundo ng politika kung ayaw mong may kontrabida sa buhay mo. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, as politiko, as public servant, may mga basher kang lulutang. Tanga! Huwag bobo! Kaya ano ngayon ko nagdidimanda, putang ina na yan? Ha? Ako pa ba matatakot sa dimanda mo? Putang ina. Maganda nga yan eh, magsama-sama tayo sa kulungan eh. Nang makacho pa, nang libre doon. Putang ina nyo. At least doon, maraming taglibog na preso. Maraming nakakulong doon na
Marami nang hindi nakakapag-jakol, hindi na nakakapag-patsupa. Masarap nga yun, magsama-sama tayo sa kulungan. Alam niyo mga kapatid, kung ang isang politiko, pag binatikos mo at ang pangtapat niya sa mga kontrabida sa kanya, ay puro demanda, ay putang ina, delikado po yan. Delikadong mamuno sa bansa yan. Walang laban ang utak niyan. Totoong walang laban ang utak ni Manny Pacquiao. Kabubugbog sa kanya, kasasapak sa kanya, ayun, naugag na ang ulo. Tapos lalo na yung isang oportunista na kumanta, naku po. Isa rin patay gutom. Ito po mga kaibigan, ah, bago tayo mapunta doon sa pinakaming topic, ah, kahapon, ay di, nung mga past month, kasi more than 1 year na kami hindi nagkakausap ni Fred Aguilar. Ah, more than 1 year na. Alam nyo kung anong pinag-awayan namin ni Fred Aguilar? Dahil lang sa putang inang Manny Pacquiao na yan. Dahil lang sa putang inang to. One time nag-post ako nung kalagitnaan ng ECQ, nag-post ako against kay Manny Pacquiao. Tinawagan ako ni Freddy Aguilar. Alam nyo kung anong sabi? Tol, huwag mong bakbakan si Manny Pacquiao. Ating yan! Kaibigan natin yan! Mabait kaibigan yan! Tol, ako ang gagawa ng official na kanta ni Freddy Aguilar. Yun ang sinabi ni Freddy Aguilar sa akin. Siya raw ang gagawa. Ay, kailangan pa ba ng ebidensya? Ito, gumawa na siya ng kanta. Ngayon, tama ba yung gagawin ni Freddy Aguilar? Pakikialaman niya ako? Dahil kaibigan niya, dahil malapit sa kanya, dahil pinakikinabangan niya si Manny Pacquiao, dahil yung Manny Pacquiao na sinasabi niyang mabait, eh madaling mauto. Di ba? Madaling maguyo. Kaya ganun na lang ang paghimod din ng tumbong ni Freddy Aguilar. Diyos ko pong mahabagin. Alam mo ka, Freddy, kung may delikadesa ka pa, mag-resign ka na dyan sa pwesto mo. Mag-resign ka na! Lumayas ka na dyan. Kung may delikadesa ka. Inutil ka rin naman eh. Totoo lang eh. Inutil ka din naman eh. O bakit hindi ko nasa, bakit yung nasabing inutil ka rin? Mga lumalapit sa'yo na mga musikero. Ha? Ultimong musikero na lumalapit sa'yo. Kaprede. Na for medical assistant. Imbis ikaw. O ito ba, masandali may pumasok na isang patay gutom. Kate, Maria, Buendia, putangina na naman, ito na naman. Hoy, bakram bayaran, putangina bago account mo ba yan? Lumayas ka nga rito, Kate Maria, putangina mo ka. Layas! Kinangina mo ka. Kinakantot ka ba ni Manny Pacquiao? Bayaran, bayaran. Nasaan ang ebidensya mo na binayaran ako ni Manny Pacquiao? Ano mga kalaban ni Pacquiao? Tangina mo. O ito pa, si Ethan. Isa na sabi niya, loose-loose daw ninyo, upaw ka. Alam mo, yung mga ganyan sinasabi mo sa Facebook Live kong comment, loose-loose ako. Bakit? Nakita mo ba ang bayag ko? Na loose-loose? Ha? Nakita mo ba? Putangina mo, Ian! Ethan Jasper, lumayas ka dyan. Tangina mo kayong nanay mo ba? Mabango ba ang pugi ng nanay mo? Layas! Ian! Ian! O, ito pa, naku po! Oy, ilan ang bayaran troll dyan sa 197 na nanonood sa Facebook Live. Ah, diyan na lang muna kayo, hindi ko na muna kayo papatulan, ha? Hindi ko na lang muna kayo papatulan. Sige, makinig lang kayo diyan. Kinang-ina ninyo. Oh, ulitin ko ulit kay Fred Aguilar. Yan ang pinag-awayan namin ni Fred Aguilar. Nung binagbakan ko si Manny Pacquiao, nung kalagitnaan ng ECQ last year, tinawagan ako personal ni Fred Aguilar. Alam mo, Freddy, huwag tayo mag-ululan. Lahat ng text message mo nandito sa phone ko. Lahat ng tawag mo naka-record yun. Naka-record yun, lahat yun. At alam mo yan, Freddy, na mahilig ako mag-record. Ha? Ang sabi mo pa nga, atin yan ninyo. Dikit tayo dyan. Di ba yan ang sinabi mo? Kaya dyan tayo naghiwalay ng landas, Freddy Aguilar. Hindi ba nakakahiya? Tapos niyong gamitin ng administrasyon ni Pangulong Duterte, pagkatapos niyong pakinabangan, dahil alam niyong paalis na ang Pangulo, ngayon, kanya-kanya na kayong balimbingan. Diyos ko po. Diyos ko po mahabagin. Ha? Diyos ko po. Diyos ko na mahabagin.
poop ng baba sa akin dyan sa Facebook live ko ngayon. Ito ang challenge ko sa inyo. Ah, ang tunay na troll, kayo. Kayo ang mga troll eh. Kasi, nagko-comment kayo, ha? Nambubuli kayo dyan sa live ko, pero ginagamit ninyo ang picture ng may picture ng ibang tao. Ha? Hindi nyo magawa, hindi nyo kayang gawin yung mag-live Facebook. Ha? Hindi nyo kaya. Kasi nga, mga duwag kayo. Ha? Mga takot kayo, lumutang ang mukha. Iyan ang pinagkakaiba natin. Oo. Alam nyo ka bakit ko nasabi yung pinagkakaiba natin? Na sumusuporta kayo kay Manny, pero mga troll kayo. Ha? At kaming mga supporter ni Pangulong Duterte o ng Marcos, ang laki ng pinagkaiba. Bakit? Kami nagla-live kami eh. Pinapakita namin ang pagmumukha namin. Pinapakita namin na kami ay totoong tao. Pero kayo, hanggang ngak-ngak lang. Hanggang comment na walang pagkakakilanlan sa inyo. Kasi nga, mga duwag kayo. Ha? Mga dami account. Nagtatago sa ibang pangalan. Yan ang gawain ninyo. Ha? Dahil nga, wala kayong kakayahan lumaban ng parehas. Ha? Ganyan kayo. Mga traidor, mga ulupong, mga tagahimot ng tumbong ni Manny Pacquiao. Kaysa humimot kayo ng tumbong ni Manny Pacquiao, uulitin ko, ha? Kaysa himurin ninyo ang tumbong ni Manny, kaysa dilaan ninyo ang puwet niya, bakit hindi na lang ito ang dilaan niyo? Ito. Yan ang dilaan ninyo. Yan ang himurin ninyo. Mga putang ina ninyo. Sa bagay, mga tanga naman kayo eh, di ba? Mga bobo, mga tanga. Yun ang himurin ninyo, yung pit ko. Ha? Yan ang dilaan ninyo.